side is the Execration, and on our red side is the Brand Esports. Yan, pwede po ba ipa-LBC ang chocolate? Yes, of course! Please. Kay Nolpi Pagod. Yan. Baka padalhan tayo ng chocolate. Yung thank you po. Thank you agad in advance. Katapos, di malay mo pang Valentine's. Kaso baka mamaya, tinatanong niya lang pala kasi magpapadala siya. Sa iba, sa ibang tao. Pero ito for Brand Esports, they banned out the Selena, which is a good pick actually for Team Execration. So, napanood nila. Pero Kufra, ang kukuhanin dito ng Team Execration. So, again, for Brand Esports, they are solid with banning the Grok at Selena. So, for that, eh, kailangan mag... ito, Kimi na naman. Binigay na naman for the Team Brand Esports. So, that's gonna be another question. Maglululita ba sila at magiging talaga bang pangontra ng Lolita? I think Chang'e pwede talaga. Or Zusk. Kapon, yung Zusk na... Pwede si Zusk actually to counter out the Kimi. Para hindi siya makalapit na makalapit. May pumifreed sa kanyang alalay. Oo nga, no. Actually, kanina... Kung hindi Esmeralda, pwede sana pinasok nila yung Zusk. Para if ever mahirapan din. Pero anyways for Team Execution, they got the Cho and the Gushon. Yun. Your team Gushon is picking. Si Hate, I think. Pwede. Mag-redeem niya yung sarili niya. Or pwede na mga panggulat factor na dalawa ang Gushon player na nakasala ngayon sa Execration. Oo, at isang... Dalawang Gushon player at isang piling Gushon player na si Starboy. Oo nga, no? Charot. Charot lang. Natrowa namin yan, mga Bechubap. Matamang kantsaw-kantsaw lang. Sayang, itin natin. Pero this time, Coco ba dito? Nako. Yan. So, shoutout nga pala kay Bon Rica Plaza, kay Bonchan. Uy, Bonchan. Ayan, shoutout sa'yo. Paring Bonchan. Be, sino... nga nangingin ang address dito. Tara. Ayan na! Kaya ka na pa cellphone kasi tinatanong na yung address natin kanina. Mabilis si ate mo, Chantel. No? Ayan. Hindi, si Benny Cutie ay si Benny Cutie. Siya talaga si Benny Cutie. Ah, si Benny Alfonso pala. Si Benny. Benny Alfonso. Benny. Tataba na utak nila. Isang Billy Alfonso at isang Benny Alfonso. O, di ba? Yung isa kulot. Yung isa straight. Ang buhok ka, baka mamaya gawin niyo pa na issue. Baka yung kulot, isipin nila bakla. Yeah, Benny Alfonso. Kaya lang, kapatid pala yun. Kaya pala. Hindi naman nagkakalayo din. Hindi naman nagkakalayo. Sa height. Pero parehas naman, parehas lang. Pag nakita nyo, pabangan nyo yung mga photoshoot ng ano, ng mga tournaments sa paparating. Especially MPL, yan, yung official tournament ng Mobile Legends. Makita nyo doon. Pero at least, isa kami sa unang source nyo ng information about Mobile Legends, di ba? Meta, na first pick masyado, nababan, di ba? Nakikita natin yung statistics pa lang dito pa lang bago pa mag-supply MPL. Akala ko mag-main sitar sila. Di pa rin bagong panggulat na naman yung pre Esports. Pero Xborg ang kanilang pinili. Yan, coronavirus. Again, speaking of coronavirus, manood po tayo ng balita. So far, meron ng isang confirmed case. Ito sa Pilipinas, not sure to kung saan yung exact location, pero mabuti na ang may alam. Yan, tama kayo dyan. Ayun yata siya, Benedict Gonzalez. Siya nga yan. Benny Alfonso. Siyan. Nad ko sa GC kanina, ha-add ko. Sa Execration Farm? Hindi, dun sa ano? Sa Just MLK. Oo, kasi nag-chess kasi sila kanina eh. Pati ako nadamay. Guys, minsan na nga stream. Minsan sa Execration, pag naka-stream si gano'n, si ganyan. Minsan si, ano yung naka-online, yung ganyan. So, yun. Nakikita nyo. Aurora. Baka si Aurora, si Ribo. Di ba ginagamit ngayon, di ba? Nung season 1, support type na Aurora. Di ba? Kaya Ribo yan for sure. So, dito natin naaabangan kung gano'ng kaganda ang drafting ng both teams natin ngayon. So far for Team Execution, that is the 1-1. Nasa isip ko talaga, Magic Chess. Pag 1-1 daya ng 1-1 eh. Pag naka-godlike, godlike 1-1. Alam mo yung... Feather of Heaven, tsaka Demon Hunter. Feather of Heaven. Di na nga manalo-nalo, nag-share pa ng bug. Ang hero. Ang daya ng pag Feather of Heaven nyo, bilis mag-ano. Only ulti. Only ulti na siya. So, nasa ano na. Ito ang problema ni Gushon pala. Merong Aurora. Hindi siya makaka-dive from time to time. Kasi pwedeng yung kurot pala, ni Aurora, i-ano lang niya, solely, i-ano niya kay
Gushon. Kay Gushon. Pag pumasok, boom, auto-click ng second skill, patay. Di na makakagalain. That's for like 2 seconds kaagad na crowd-controlled ka. So, that's gonna be a challenge kung magpipurify siya or not. Hindi natin napansin. Pero pag nagpurify siya, mabagal siya mag-farm. Oo. Ito, ulitin lang natin guys. Si Benny Cutie po ay hindi si Zapdos. Benny Cutie nga. E di sana Belly Cutie. Belly. Oo, di sana Belly Cutie yan kung si Billy yan. Belly Alfonso. Belly. Yeah, si Benny Alfonso. Yan. So ito, game number 2 tayo mga kaibigan. 1-0 lead tayo in favor of Bren Esports. Onto the blue side, that is a team execution. Chak nung gagamit ng Kufra, Benny Cutie naman on the Gushon. Yep. Starboy with the Cho, hate naman para sa kanyang 1-1. And Rafael ang gagamitin ni paring Saire. Oo, oh, at kabilang banda naman for Bren Esports with the 1-0 lead na agad para sa nila. CarTZ, for again, second time around, Kimi pa rin. Rebo with an Aurora. Coco naman dito for X-Borg. Lasty for Hylos and Few for Johed. Eto, for team execution, mapansin natin, stick pa rin. Akala natin kanina si, si Hate ang gagamit ng isang Gushon. Knowing na siya ang kilala na Gushon user here for team execution. Pero stick sila with Hate being a marksman for their lineup. So, tingnan na lang natin. Ito, napadating lang din. Few, tumatakot pa. Boom! Oh, buti na lang yung tank ang nakuha doon na Shackno dito trying to escape. Alis na lang din. Maaga-aga pa. Maaga pa para sa first blood na isang tank eh. Nataas pa lang din naman. Nako. And this is gonna be the question for team execution. Kung paano nila bibigyan ng space itong Gushon nila. Oy, si Coco! Nako po! Under the turret! Pero hindi na lang din. Alam nilang may backup na padating. Pero yung... Oh, crap. Yeah. Ayun, nakakuha ni CarTZ. Grabe din si, si CarTZ maglaro. Pero wait lang, sa top lane natin. First balaga dito para kay Benny Cutie, mga kaibigan. Retribution din, nagamit na dito ng Gushon para slow si parang view. Para di naman siya madikitan din. Pero, okay, good rotation for the execution. Akala ko, na-expect ko na si Gushon papasyal sa baba para sabayan yung rotation. Pero hindi. They decided na si Ribo ang patayin siguro sa top lane. Pero mukhang gusto pa. Oop. Another one. Hindi tumama lang ng konti. Pero Starboy, oops. Medyo delikado din na pumasok if ever. So may Aurora na din. Tapos, pwede pa mamaduto dito si Fuse. So, kailangan dito for Starboy actually. Magiging crucial dito kung paano nagagamit nila kayo shoot po. Pero yun nga lang nagkabawian lang din. Kumuletsu. Kumuletsu si Starboy, mga kaibigan. Nanggulat lang din. Pero same time, siya din ay nagulat. Meron palang Aurora na doon na tumambay. Nakurot siya eh. So, bakit bigla eh. Pero yun, under the turret mga kaibigan, Benny Cutie din nagpapakilala for team execution. Another kill na naman para sa kanyang Gushon. So, tingnan natin dito for Bren Esports. Medyo hindi pa natin nakikita na nag-online. Nagpapakita ang gilas dito si CarTZ. Pero yun nga na nasa area sa mga pader. Yun na, hate with a kill dito, patay. Si paring Kimi natin, Coco naman with the last insanity para makatakas lang din Starboy dito. Naku, naisipa pa ang ating kabayo. Oh, mga kaibigan, patay dito. Yeehaw! Talaga. Naku po, nakakuha na lang din ng kill with a 5-1 kagad ang score for this execution. And I think, magandang, boom, ulti. Ooh. Uy, grabe. Ang sakit, papi. Pero yun, naku po, Benny Cutie. Ngalit nang din naman with the killing streak. Ano feeling daw? Ko, ano dito? Feeling ko dito kay Ribo, i-conserve niya talaga yung freeze niya. Huwag niyang gamitin ng gamitin. Kay Gushon talaga. Kay Gushon lang to. Kasi sa top lane, ginamit niya kay Etomax para sabay para mapatay. Pero nung nakita ni Benny na walang freeze, pinatay niya din. Oh. Same time din dito sa middle lane, ginamit niya yung freeze niya for that buff kay Saire, ginamit sa Rafaela. Tapos nakita na naman. Oh, didenive din siya kasi wala siyang panggit eh. Wala siyang freeze against the... sa bagay. Parang ang pinakapanggit talaga dito sa Gushon is the Aurora. Pero tingnan natin dito sa may top lane. Bren Esports naman ang gagawa na objective Starboy with the map vision. Pero may sagot din naman. At hindi papatalo dito ang team execution. May Tori lang din naman nakasama. Medyo delikado lang dito si parang Starboy natin. Tingnan natin mga kaibigan. Ayun, shoot sa mga peringan. Ay, nako po. Parang ribo natin dito. Nabigyan na isa. Pero... Grabe nga din naman. Hindi ko na, ano yun ha? Bilis mo ng kamay nun. Hindi magpapapatay. Oo. Walang kapalit. Walang kapalit. Sa bagay. Pangalawang beses niya na yan. Dalawang beses na siya namatay at pangalawang beses niya na rin na kahapon din pala, meron din. Sa X-Borg naman na tsaka carry yung kalaro niya. Yan, kahapon na. True. Ang dami na nagtatanong kaya ano? Kung sino ba? Anong pangalan ni Benny sa FB? Benedict Gonzalez. Ayan, Benedict Gonzalez guys sa mga gusto magtanong. Hindi Benny Alfonso. Benny Alfonso.
Pero ito guys, 8-3 Addicts score, 4 minutes and 43 seconds into our game time. So for team execution, effective sa kanilang play na ginagawa nila. Medyo napalagpas lang si Paring Chakmo natin dun. Ayun na, si Pitpa, pero mega kill na para kay Mega Cutie. Ooh, kay Benny Cutie. Well, etong gawin lang dito ni Benny Alfonso eh. Kailangan mas ma-make sure niya na wala si Aurora. Diba? Wala, pag wala yung Aurora, pwede siyang pumatay ng pumatay kasi yun lang din ang pampigil sa kanya. Wala din naman kaja. Aurora with the freeze lang din ang meron sila. Or yung pansundot ni Lasty. Pwede na siya manggang. Diba? True. Pero ito ah, for Bren Esports, ang maganda naman dito is pagka nagkaroon ng maganda setup play si Aurora, they have the X-Borg on their lineup, diba? Tapos may ejector pang pwede si Johed. So mataas din ang comeback potential dito or panghabol potential ng Bren Esports sa pinapakita ng execution. Although, off na ko po. Oy! Nice setup dun for Chuck na medyo maasim nga lang. Mga besi wap, wala ng Firaga armor dito si Coco. Pero takas na lang din, Coco. Yan. And this time, nahihirapan. Tulad na sinabi natin, si Cartesi, nabigyan naman siya ng death. So nahihirapan siya. Wala din siya makuwang kill. Unlike ng game number one for Bren Esports. Dire-diretso. Sobrang laas. Ang ganda ng performance ng Bren Esports. So for execution, it's a challenge for them to break that record na tinalo sila with 11-minute game time. Pero game 2, Chuck, no, gustong pumasok. Okay. Pero bitin pero sa middle lane natin, tinaman naman natin. Ito na sinasabi natin ng freeze na kailangan. Coming from Rebo, shutdown dito. Ang isang cushion, ulit-ulitin lang nila yon. Talaga may kalalagyan. Ito eto Max Toloy. Starboy lang din naman. Pero yun, napakagandang set. Last insanity dito para kay Coco. Nahabol ay sa Rafaela Carlisi with a kill. Coco lang din naman. May sagot lang din. So, tatlo laban sa wala ang naging trade doon. Pero hate dito, lumalaban lang din. Pero disengage na lang din para sa ating mga players. And I think sa pag-engage nila na yon sa middle lane, it's an error from their two. Hindi pa niya tinadyaan, hindi pa siya tumadyak ng maaga habang wala pang freeze yung Aurora. Nag-dash-dash pa. Nasobrahan sa ano? Nasobrahan sa likot. Sa likot, nasobrahan sa likot. Minsan pwede nang tumadyak yan eh. Kaso, napadiretso, no? Napadiretso sa may turtle. So, nakapagbitaw tuloy ng freeze ang isang Aurora. Kasi ano din naman eh, for Aurora, malambot yan regardless kung may item si Chu or wala. So, 9-6 ang ating score dito. For Team Bren Esports, ang top farmer natin is the Kimi with a 4.7k gold. So, lamang pa rin dito si Paring Hate with that 1-1 yan na 5.1k gold. Although, for Team Execration, yun yung mga ano, meron kasi silang sakit na ang ganda na nga simula pero nagiging problema na sa sobrahan naman. So, sa asim. Sa asim. Sa MPL Season 1, no? Parang hindi nila how to end the pressured game. Kumbaga, pagka lumi-late game o mid to late game na, medyo nag-iiba bigla yung laro. Pero pagka nakita mo na sa umpisa, magandang performance nila, expect mo na dire-diretso yun. Pero not para mag-ipanalo yung laban. Oh, actually, kanina, nung nakurot din si Benny Cutie, ano siya, wala kasi siyang kasama. Usually, di ba dapat may kasama din ang ano, ang core lagi para may vision, kumbaga. Kasi hindi mo malalaman kung saan manggagaling at saan pwedeng lumabas ang iyong mga kalaban. Pero ito na, ang turtle mga kaibigan, si Pew, nakatago lang din naman. Pero yun, naku po si Chuck na napakaganda pwesto niyan, mga kaibigan. Ang gandang set na pinapakita dito ng team. Execration. Pero si Lasty dito trying to escape with that glorious pathway. Coco, trabakap lang din. Pero mukhang hindi, ito na. Umulti lang din with triple kill para i-hit sa kanyang 1-1. Coco, last man standing, papasukin ba? And I think, tatanggalan ng immortality. And another one, pero may Firaga armor yan. Boom. Oh, I am the one. And it's gonna be a wipeout para din sa Team Execration. Napakasulit ng bitaw na skill doon. Actually, for Chakto, face check lang yun. Face check lang sana, no? Tapos nandun lahat. And game number two goes to Execration. The highlight play from Chakto. What a wow. Yun lang palang hinihintay na setup play, tapos na yung laban. Actually, wala nga siya napatalbog eh. Lagpas pa. Pero pagdaan niya, nandun lahat. Nandun lahat. Kaya bitaw na agad ng ulti. Lupit nun. At saka walang pang ano sa kanya, pang stun. I mean, tinusok siya saglit, kaya hindi siya nakabitaw ng ulti kagad. Pero nung nawala na yung stun, tapos na. Nahawin. Paano? Numpog niya na. Na niya, di ba? Nagulat din ako eh. Talaga yung pagkaka-face niya, sakto-sakto. Tapos sabi niya, tingnan ko nga kung may kalaban dito. Yun, oh.